Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan. Pagsasaluhan po ngayon natin ay ngayon ay sarasyadong baby box spare ribs. O di ba? Na para sarap tingnan. Tara, samahan po muna niyo ako sa recipe bago po tayong magmukbang. At sa mga naiinip po gusto na magmukbang, pwede niyo pong i- fast forward. Ready, ha? Mainit po muna tayo ng kawali. Lagay lang po ako ng mantika. Medium heat lang po. I-golden brown po natin ang bawang. Gisa po natin mabuti. Alam po ninyo, halos lahat ng may dough, sarsyado, menudo, estopado, mga sasarsa na ganun. Natutunan po natin yan sa Kastila. Pero tayo may kanya-kanyang versions. Kaya sa pagluluto po, pag nakakita kayo ng sinigang, tinola, o kung ano, iba versions, respeto lang po ah. Natawa ako. Parang hindi sa akin bagay seryoso. Golden brown na po natin. Ayan! Golden brown na po. Nalagay po tayo ng sibuyas na pula. Ito, gisa rin po natin ng maayos. Yung medyo natutuyan lang ng konti. Ito po yung sarsyado na hindi kayo maglalagay ng any food coloring or artificial na process. For example, tomato paste, tomato sauce, hindi po kayo maglalagay. Ito po yung natural na proseso. Hindi ko lang po sinasabi po kayong gumamit ng ganun. Nasabi ko lang po ito yung natural. No against to any product. Nasabi ko lang yung proseso na to. O di ba? Baka maisunta ako ng iba. Hindi ba kaya di mag-sponsor? Di ba? Bihala na tayo makakalisa ng sponsorship. Okay lang po yan. Basta nakakasalba tayo. Meron tayong kinakain 3 beses ang araw. Huwag na tayong hindi ng sobra-sobra. Dami sinasabi. Pag ganyan po, naglalagay po ka ng konting asin. Para mag-release pa po. Mabilis mag-release ng liquid o ng katas yung sibuyas. Nagisa na po natin maayos ang ating bawang sibuyas. Lagay po tayo ng spare ribs. Ito po yung malambot ang buto. May nabibili po talaga dito. Pinipili po talaga nila yung parte na makakain po ninyo lahat. Pero hindi naman halos lahat. Malambot yung buto. May nasasalit. Lagyan lang po natin yan ng maayos. Sa Pilipinas, parang walang nabibili pong ganito, no? Yung may malambot ang buto yung sineseparate. Ito po kasi ano, medyo sila mabusisi. Wala po muna akong ilalagay dyan. Takpan lang po natin at i-low heat po natin. Medium low heat. Huwag po masyado low, medium low heat. Kasi magre-release po yan ng liquid yung ating spare ribs. Pag namumutla na po, pwede na po nating baligtarin para mas maging even o pantay yung pagluluto ng spare ribs. Gusto ko po ito sa sarsyado. Bakit? Kasi napakalasa po. Pagkatapos natin baligtarin, maglagay po tayo ng tubig. Papalambutin po natin to. At maglagay na rin po tayo ng toyo para habang kumukulo, kumakapit yung lasa sa ating spare ribs. Yung measurement o yung sukat, tansyahan lang po. Pagluto, dun nyo po tikman kung ano po yung lasa. Huwag po agad kayo maglalagay na sobrang daming toyo. As in, maganda po unti-unti para pag sa huli, diba? Doon yung malalaman kung matabang o maalat. Ayan. Malambot na po yung laman ng spare ribs. Umihiwalay na po yung buto.
lalagay po ako ng sili. Ito po yung parang siling panigang. Ganito po, mahaba. Kulat. Mas masarap po ito eh, gamitin sa pagluluto. Mas malinamnam. Hindi ko po alam kung meron po ganito sa... Meron naman yata sa Pilipinas. Pag pinalugyo po kasi yung siling panigang, iba po kasi lasa, alam ko po eh. Ito iba po yung lasa eh. Matamis po ito eh, na medyo maanghang. So, nagbibigay ng sweetness at spiciness. Tamis at konting anghang. At gagamit po ako ng cherry tomatoes. Mas maganda po gamitin po talaga ninyo yung hinog na kamatis. Ang gusto ko pong kamatis, yung tinatanim po sa bukid, yung parang kalabasa, ang itsura. Diba? Kamatis Tagalog o native na kamatis ang tawag po sa atin nun. Takapang ko po. Kaya ako po muna lumambot yung kamatis at yung sili bago po natin haluin ng maayos. Yan. Lalagyan po ako ng asin. Kanina, konting asin lang po nilagyan natin sa pag-iisa ng bawang at sibuyas. May lalagyan ko po itong kamatis para mas mabilis maluto. Lagay na rin po tayo ng paminta. Kulaan po natin mabuti. Low heat pa rin po para hindi po malasog o madurog yung laman ng spare ribs. Ayan! Luto-luto na ang kamatis at ang ating bell pepper. Diba? Kuya, bakit ang liit yung lutoan mo? Pansin ko din eh. Akala ko kasi, pero nakita nyo ito yung spare ribs yan. Wala na yung laman sa buto. Naku, napakasarap po yan. Ito po yung maganda kapag ano eh, low heat. Dahan-dahan naluluto. At dahan-dahan lumalasa yung ating mga rekado. Bigyan pa natin ng konting pektos ng paggulo para mas maganda kulay ng sarsa. Ayan! Yan po yung gusto ko. Yung malambot na malambot ang kamatis. Saka yung bell pepper. Pwede na natin palipaliguan yung spare ribs. Malambot na malambot na po yan. Winner na winner. Tingnan po muna natin bago po tayo maglagay ng patatas at carrots. Napakalinamnam. Lagay na po natin ng carrots. So, ang syarsyado naman po, pag inisip natin, di ba, sa Pilipinas, niluto sa kamatis. Ito naman po eh. Kahit po yung sa Espanya, gumagamit po talaga sila ng mga natural na minsan preserved na kamatis, yung sauce nila. Walang added na food coloring at ibang artificial flavoring. Nilalagay lang nila asin, minsan nilalagay nila konting asukal, paminta, para yung preservation. Mas tumagal at natural. Bait ko po ngayon, di ba? Lagyan na po natin yung sili sa ibabaw. Natakpan natin. Ayan.
Naamoy ko na po yung patatas. Kapag ganito po, nakikita nyo na pong ganyan, magbubuisit na kayo sa akin. Siyempre ko kumit. Kasi nagluto-luto ka eh. Ang dami yung minilang ililid ng kawali mo. Yes. It is my mistake. But I have patience. Palipaliguan lang po natin. Hindi ko na po tatapang ito dahil yung patatas saka yung carrots nag-release ng liquid. So medyo palalaputin lang po natin ng bahagya yung sarasar. Ayan po. Diba? Napakasarap pong tignan. Kapit na kapit po yung kulay ng sarasa. Umapit sa karne. Inabsorb ng karne. Kaya mas masarap pong tignan. Ito po yung nagagawa ng ano, low heat o yung mababang apoy, mahinang apoy sa kadahan-dahan pagluluto. Napakasarap. Yung patatas, ayoko po ng masyadong malabo. Gusto po ganyan yung buong buo. Pero pag ginagat po yung medyo creamy. Diba? Napakasarap tignan. Ready na po. Kain na po tayo. Mabuhay yan. Maraming maraming salamat naman po sa Panginoon. Kasama-sama po tayo. Naway safe po lahat. I would like to thank also our foreign viewers. Welcome. Thank you so much for dropping by. Mag-umpisa pa, salamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat naman po sa biyaminig po sa amin. Naway yan. Ang bawat isa po safe. Lalo na po yung mga lalayo po sa kanilang mga pamilya. At makaramdaman po ng Panginoong musta, Panginoon. Kaya nagbala po sa aming dahil sinusunod po namin sa inyo sa kanilang Jesus. Amen. Meron po ako ditong ano, tamarind soup base lang po ito. Sinigang mix. Ilinyo ko po ng konting asin sa kawin na tubig. Ah, di ba? Para may sabaw. Pineapple juice. Wala pong asukal. 100%. At meron po tayong burong mustasa. May sili. At sibuyas. Yung sibuyas nasan? Ilalib eh. Wala tayong isa. Ang paalis umay. Wala pa lang ito. Oops. Yung sibuyas. Ito masarap. Paborito ko po itong ano eh. Wala tayong yung sili. Isa. Medyo makangdiente. At yung pangisang sipang, sipang sibuyas. Sindan nyo lang po yung recipe. Hindi po kayo magsisisi. Siyempre, depende po sa inyo kung alayin nyo pong extra pampalasa. Di na po magpapati sa sili dahil yung pagkakatimpla ko po dito ay swak na swak. Winner na winner na. Ganyan po ako eh. Pag gusto po na sabaw. Meron po kasi isang restaurant sa Pilipinas na may only sabaw. Pero sinigang, lasang-lasa lang naman po na sinigang mix. Hello! Ito po yung malambot ang buto na baby back spare ribs. At pinakain niya, malambot.
sibuyas. Ha? Talaga ng puro sibuyas. Sili. Hindi na siya masyado maanghang. So, World Power of Foreign Viewers. Ingles din po ako paminsan-minsan. This baby back, spay ribs. This one has, you know, the white one, the soft bone. It's so good. I asked the butcher. They said this is closer to belly. Kasi ang tagal ko po natin pinakulan, di ba? Mabot po siya na maging mahigit 3 oras. Ganyan po pag nagluto, isang malambot. This is mustard green, preserved mustard green, green pepper, and shallots, small onion. Tawag naman sa mga nandun, diba? Kasi nagko-comment nila eh. Papansin po din yun. Saka sa iba kababayan po talaga natin na nahihirapan din mag-Tagalog. So, sundot-sundot tayo ng English one isa-misan, di ba? Lambok. Sabi ko nga na ganito, no? Sana sa Pilipinas may binibenta rin ganito. Yung malambot ang parte ng buto. Hindi lang po lahat, meron din po dito yung parte na may buto. Pinaghalo kasi. Muna nga. Pero ito, ito, may buto. Pero ito, ito, malambot.
Ang silis, ha? Ang sabi itong pagkakaburok sa mustasa, malutong pa rin. Pagkamain po kayo ng mga, siyempre, medyo mamantiga. Sarap po talaga yung mga asim, ano? May buro. Lalo sa mga plato. Sabi din ito, no? Kagaya yung tinapa. Tumot. Yung puting buto. Ang sarap pong kanggati kasi, malambot. Para makain kayo ng yung mani.
Kapos sa kanin. Tapos pa lang, sayang ako. Kapos pa yung lagi na yun. Paglalaman po yun ng mga kaibigan ko, lahat po ng pings gusto po nila yan. Yung soft bone, spare ribs. No. Sabrang gusto po nila yan. Sabi nila, ako lang daw po nakapagluto ng ganyan na kasarap. Muto po ko lagi mo yun eh. Mapaluto naman ako. Sa ako gusto ng gusto po nila, pag kinain nito, hindi na sila kakanin. Patatas. Kung sinabi lang pupunta po sila, magpapakulo pa ako ng patatas. Tapos lalari po silang tinapag yung sauce sa tinapag. Pag po silang mayroon ng mga stew. Ano po, bago tayong itapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na sabihan. Binigyan po sa amin sa araw na ito. Nawa yung bawat isa po, mas maging mabuti po sa kapwa. Lalo na po sa mga mahal po sa buhay. Nalalapit na pong araw ng mga puso. Sana ang pagmamahal ay hindi lang po sa araw ng mga puso. Ipakita, hindi pa natitilihin po sa puso ang pagmamahal sa araw-araw. Kaya na po, bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa iyo at sa ngalan ni Jesus. Amin. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras na ilan sa pinilakalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!